Magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian, sinampalukang paa ng manok at lalagyan namin ito ng atay baluna ng manok. Simulan natin tutuin. Sobrang sarap ito. So ito guys, simulan natin sa pagigisa ng luya at saka ng sibuyas. So yan. Lagyan muna natin yung luya. At hayaan natin ito na magisa ng maayos. At kapag naamoy nyo na yung luya, pwede natin ilagay yung sibuyas. Ayan. Amoy na amoy. Yung iba sa pagluluto ng sinampalukan, nilalagay muna nila tubig. Ipapakulo sila ng tubig. At pag kumulo na ang tubig, sa kanila inilalagay ang mga ingredients. So sa amin dito sa Cavite, yung sistema namin, pero hindi lahat ganito ang style ng pagluluto ng sinampalukan dito sa amin sa Cavite. So ang amin, ang sistema namin is ganito. Ginigisa muna namin yung luya at saka sibuyas at saka inilalagay yung ano, itong paa ng manok. Pero sa puntong ito, ilagay muna natin itong atay balunan ng manok. Mamaya na natin ito lalagyan ng pampalasa. Hayaan lang muna natin na ganito. Lalagyan natin ito ng pampalasa kapag nailagay na natin yung panang manok. Kaya sa puntong ito, haluin muna natin. Medyo nahulog ata yung luya. Kukunin natin. Sayang yun. Ayan. O diba napaka-natural lang ng pagluluto. Sobrang bango. Teka, medyo hinaan natin ng konti ang apoy. Para siyempre, hindi ganong masunog yung ating sibuyas at saka bawang. So, ayan lang muna natin na ganyan. So, ito guys. Ayan. Half-cook na itong ating atay baluna ng manok. So, okay na yung ganyan. So, pwede nating ilagay ngayon itong ating paa ng manok. O kung tawagin ng iba ito, Adidas. Ayan. Then, maglalagay tayo dito ng patis. Alam niyo, sa sinampalukan, importante ang patis. Yan ang mas nagpapasarap. Para manuot yung alat ng patis dito sa ating manok. Lalo na kung ng inyong manok na ilalagay ay yung isang buo na yung chinap niyo ng pang adobo size. Ganoon, talagang manunuot yung alat ng patis. Then, lagyan natin din talang bukod sa patis, asin. No? So, yan. Iba kasi ang alat ng patis sa asin. Iba yung purpose nilang dalawa. So, haluin muna natin. Yan. Pagkahalo natin ito, tatakpan natin ito. Then, hindi muna natin ito lalagyan ng tubig. Siyempre, kailangan muna natin itong mapainita ng ganyan bago natin ito lagyan ng tubig. Ang purpose nun, para yung katas mismo ng manok, talagang humalo mismo, maigilo sa tubig pag nilagyan na natin ng tubig. So yun, kasi magkakatas yan ng sarili niya. Ayan. Takpan muna natin at siguraduhin natin yung apoy ay naka low heat lang. So ito guys, ayan o. Ayan, ang ganda, sobrang bango. Talagang amoy na amoy yung alat na inilagay nating asin sa patis. Pero patis talaga yung naamoy ko dito, yung naamoy namin. So ayan. Sobrang bango. Mahilig din ba kayo sa paan ng manok? Kasi kami talagang mahilig kami sa paan ng manok. Kasi meron talaga mga tao na mahilig sa kutkutin. So yung mga ganyan, mga kutkutin pagkain katulad nito ng paan ng manok. So next step na gagawin natin dito ay maglalagay na tayo ng tubig. Yung dami ng tubig ay depende na sa inyo kung gano'ng karami, di ba? So yan, yung amin, ganito. Siguro, yan. Dito yung mga isang pichel. Mga gano'n ang dami na inilagay ko. Then medyo haluin natin. At syempre, ang gagawin naman natin dito, ayan, pakukuluin natin ito ng maigi. Pero pinakamaganda dyan, habang ginagawa natin yung ganyan, pagkulo nito ng medyo mahina, ilalagay na kaagad natin yung ating kangkong para malutong maigi yung kangkong. Kasi kapag hindi natin iniluto ang maigi ang kangkong, may tendency na pwedeng sumakit ang ating mga tiyan. Yan ang lagi nyo tatandaan. Sa mga hindi nakakaalam, kailangan lutong-luto ang kangkong dahil hindi ito hina-half-cook. Hayaan lang muna natin na medyo kumulo bago natin ilagay ang kangkong.
So ito guys, kumukulo na. So ngayon naman ang gagawin natin ay ilalagay na natin ang kangkong. Ayan, lagay ko na yung kangkong. Para pag pinakuluan na natin itong maigi, talaga namang malulutong maigi ang kangkong. Ayan. Ngayon, medyo ilubog-lubog lang natin ang bahagya. Ayan o. Sobrang bango na. Sobra. Sobrang-sobrang bango. Siyempre, sobrang-sobrang sarap. Kaya takpan muna natin. Pakuluan natin maigi. Kailangan kulong-kulo ah. So ito guys, kumukulo na. Kung napapansin nyo yung kulo niya ay ganito lang na, dahil naka low heat lang yung apoy. Hindi na namin masyadong nilaksan ng apoy para maganda ang pagkakaluto ng paa ng manok. Para hindi siya masyadong matigas. Kasi kung lalaksan natin ng todo yung apoy, hindi maganda ang magiging pagkakaluto ng paa ng manok. So ang kagandahan dito, kahit naka low heat lang ito, nasisigurado natin na talagang lutong-luto itong paa ng manok. Pasok na pasok talaga sa loob yung init, 'di ba? So ayan, ngayon naman ilagay na natin tong okra. Ayun, ilagay natin ang okra at medyo ihalo na natin dito para lumubog siya sa dito sa sabaw. Ayun. Syempre ganun din sa talong. Ipagsasabay natin ang okra at saka talong. Medyo lubog-lubog natin. At syempre ang gagawin naman natin dito, kailangan natin itong pakuluan ulit. O di ba? Pinakuluan na natin kanina yung kangkong. So medyo naluto na siya noon. Pagpalagay natin na half cook na siya, then ngayon ay papakuluan ulit natin. Kumbaga talagang pakuluan na natin ito maigi hanggang sa maluto ng maigi itong ating mga gulay. At pag naluto natin maigi ang mga gulay, saka tayong maglalagay ng pampaasin. Takpan muna natin at pakuluan ulit. So ito guys, kumukulo ng maigi. So yan, medyo haluin muna natin, no? Bago natin lagyan ng pampaasim. Wow, talaga nakakatuwa at nakakagana talagang kumain kapag nakikita mo yung okra na ganito. Yung pag inangat yung ganyan, yung talagang parang naglalaway katulad ng ganyan, no? Sobrang sarap. Yan. Next step na gagawin natin dito, maglalagay na tayo ng pampaasim. So kaya hindi tayo naglagay kaagad ng pampaasim. Kung palagi kayo nanonood ng aming mga videos, lagi namin sinasabi na sa panghuli lagi inilalagay ang pampaasim. At kung meron kayo nagigisa, hindi kaagad nilalagay ang magic sarap. Kasi hindi kaagad lalambot ang ating mga gulay. Kaya sa panghuli nilalagay itong pampaasim. So, ayan. Ano? Yung ganitong karami ng pampaasim, ha, sapat na para sa ganitong karami ng lutuin. So, ayan. Ito yung Magic Sinigang Original Sampalok. So yan, parang ngayon lang kami gumamit ng ganito kasi iba yung ginagamit namin ng ano eh, yung mga nakakaraang nagluluto kami ng ano. Ngayon lang kami gumamit ng Mami. So pero palas lang naman ang binibigay ang asim. Ayan. Sobrang sarap humigop ng napakainit na sabaw. Kailangan natin syempre haluin ng ganyan. So yan, luto na yung ating napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian, mga bukin style na mga ulam, mga ganito. Kadalasan, manok Tagalog, yan ang pinakamasarap na, na isasampalukan yung manok Tagalog. Napakasarap nyan. So yan, subukan nyo rin magluto ng ganito at siguradong magugustuhan ito na inyong buong pamilya dahil napakasimpleng pagluto at bukod doon ay napakamura lang ng presyo ng paa ng manok. Kaya talaga makakatipid tayo. Nagdagdag lang kami dito ng atay balunan ng manok kasi yung atay balunan nagdadagdag din yan ng masarap na lasa pagdating sa sinampalukan. So yun, kaya palagi niyong tatandaan yan. Kaya yan, sobrang simple, lutong-luto na ang ating mga gulay, lalong-lalo na itong kangkong. So yan, sana nagustuhan nyo.